Atau Nebike. This channel is brought to you by Ciclista Lifestyle, ang bagong merchandising ng The Tech Cyclist at pakisuportaan po ng The Tech Cyclist dahil ito po yung sponsored, primary sponsored po na merchandising para sa itong channel. Support and subscribe! What's up mga ka-cyclista? Bagong video na po tayo ulit. So, nagbago po pala yung ating scheduling po sa aking vlog. So, MWF na po ito. So, 3 times a week na po ako magagawa po ng vlog po para sa inyo mga kasiklista at yung mga non-cyclist din po na mahilig po manood ng mga vlogs about bike. So, ang channel ko po ay is all about biking and also techs and gadgets and yung mga bike accessories at saka yung mga bike apparels, mga iba pang mga pang bike po at saka pwede rin haluan kundi rin ng mga techs and gadgets katulad ng mga smartphones, mga gadgets na mga iba pang mga gadgets at saka yung mga EDC po at saka yung mga survival gadgets katulad din ng mga knife na folding knife at saka yung mga iba pa yung mga cooking yung mga pang bike packing, yung cooking set, yung iba pa, marami pang iba po. So kung gusto niyo po ng mga ganyang mga bike mga vlogs po na related po sa mga bike, comment down below para magawan ko ng mga videos. At saka kung may suggest din po man kayo ng mga bike vlogs, pwede niyo na ring mag-comment below para magawan ko kagad. Okay? So without further ado, let's get into our topic for today. So ano ba yung topic natin for today? So ito po pala yung aking bagong topic, itong what's in my MTB bag or MTB backpack. Yung bago kong ginawan po ng review, yun pong Zephal po na MTB backpack po na meron po siyang hydration. Pero wala po siyang filter, wala po kasama hydration filter po. Pero meron din naman kasama bike taillight, backpack taillight po. So, mag-umpisa na po tayo mga kasiklista. Okay, so ito po pala yung bago kong MTB backpack. Ito po yung Zephal po na may kasama ding backpack taillight po. So, nandito na lang po siya. Hindi ko na siya tinatanggal. So, battery operated po ito at saka may ito po, nagbe-blink po siya. So, kita-kita at visible po sa gabi itong ilaw na ito. Maganda po siya at Zephal rin pala ang brand nito. At saka meron ding steady. So, kung gusto nyo ng steady, pwede nyo pong i-steady. At ito po pa at F na po siya. So, ito po yung kauna-unahan. So, dito tayo sa labas. So, nandito po pala yung aking hand pump. Dito po inilagay siya. So, maganda siya. At saka meron talaga siyang nag-hold talaga siya para hindi siya mahulog. So, dito sa kabila, pwede mo siyang lagyan ng tubig dito. Meron pong lagayan po ng tubig dito sa kabila. Dito ay itong hand pump na ito nilagay. So, talagang made for hand pump. Lagayan talaga siya ng hand pump dito. So, maganda siya. So, dito, meron siyang parang, I think, lagayan ng helmet. Hindi ko alam kung mailalagay ba itong helmet dito. So, hindi ko pa na-try. So, sa susunod, gagawan ko ng video. So, dito tayo. Nandito po yung mga ibang essentials ko na pang bike. So, syempre, magdadala po ako ng power bank. Just in case po, malobat po yung aking speedometer or cellphone. So, magdadala din ako ng cellphone pang Strava ko. So, saan ko ilalagay? Okay, dito na lang. At syempre, magdadala din ako nito. So, just in case. Rechargeable, USB rechargeable po siya. And, micro USB supported po siya. So, next ay itong Swiss knife. So, gamit po itong Swiss knife. Kasi kapag may nasiraan ka or hindi. Meron din kasi itong maliit na Phillips screwdriver. So, ito po siya. Phillips screwdriver po siya. So, marami po siyang paggagamitan. So, pwede kung kung nagdadala ka ng fruits,
like Apple. So ano, pwede mo siyang giwain ng Apple gamit nito. So mas maganda din siya. At saka ano pa? Okay. Ito USB cable, 3-in-1 po siya. So ito. Dito ka muna. Okay. So 3-in-1 po siya. So ano ito? Pwede mo siyang gamitin na pang micro USB ng mga Android phones. At saka kung gusto mo naman ng USB Type-C, lagay mo na siya dito pagkatapos ganyan. So yan po siya. So kung iPhone naman gamit mo yung Lightning, ito po siya, ganun, pag ganun din siya. Yan siya pag ganun, Lightning po. Sa iPhone po yan, mga I think iPhone 6 pataas. Ito po siya, Lightning. Lightning or Thunderbolt po yan ang mga bagong iPhone ngayon. So yan po siya, kagandahan po nito. 3-in-1 po sa at hindi ka na po at hindi ka na mag ano magdadala pa ng marami, so hiwalay, hindi ka na pwede, hindi you don't need to bring separate USB cables for your phones. Either you have the two phones, iPhone or Android. So ito na po siya, pwede na po siya. So isa-isa na lang po. So okay. So next ay meron pa po nito eh. So ito po yung aking EDC knife or unboxing knife. Uy, napakatigas po. So ganito po na lang siya ilalabas. Okay, EDC knife. EDC knife or unboxing knife. So brand po nito ay SOG Flash Tanto. So meron po siyang pangalan dyan. SOG Flash Tanto po siya. So maganda siya kasi ano, pwede mo siyang gamitin, multi-use po ito. Multi-use, pwede panghiwa sa karne. Pwede panghiwa sa karne, pwede panghiwa sa mga isda, fruits, at iba pa. Kasi maganda ito, pang-camping din kasi ito. Pang-camping, pwede itong pang-camping, camping knife po ito. So maganda po ito siya. Pwede rin panghiwa sa mga, pwede rin panghiwa sa ano, mga gulay. So diba, magluluto ka. So, kailangan. Anong dapat mong gawin? So maghahanap ka at saka maghahanap ka ng mas convenient at mas convenient na knife na ganito, maliit lang siya, folding knife. At saka meron pang mga iba pang mga knife nito na talaga price range nito ay nasa mga 1,000 plus po doon sa Metro Mandaue, so sa Pacific Mall 1,000 plus po, pero dito sa malapit sa amin na mall ay 200 lang po ito. To I think 250 or 290. So nakalimutan ko po yung price, para basta alam po mga 200 plus ang bili ko nito. Mura lang po ito doon sa malapit na mall sa amin dito sa Cebu. Enjoy Mall po. So walking distance lang po sa SM Consolacion, itong po Enjoy. So kung gusto niyo pong bumili ito, mga ano, mga kasiklistang bisdak, kasiklistang Cebuano, so meron din ito sa Lazada and Shopee po, meron po nito. EDC knife po ang tawag dito, or should I say unboxing knife. So i-unbox mo ito sa mga box kung hilig mo ay ang mga unboxing videos po sa YouTube. Okay? Po siya. Next item. Wala na pala dito. So, dito na tayo sa main compartment po. So, close muna natin to. So, dito po tayo sa main compartment at nandito po yung aking extra po na ano, ito. Ito yung fax na full hand gloves po. Ito po yung full hand gloves. So, just in case kapag delikado po yung situation mo, nagtitrail ka at saka para ano, situation nga na may pagka downhill, so mayroon tayong protection para din sa kamay natin, kasi minsan yung mga downhill na trail ay ano, downhill na trail ay may mga pagka rocky roads po. So just for extra protection ali at saka pwede rin kayo magdala ng mga protective gear katulad na nandito na ilalagay dito sa katawan at dito din sa ating tuhod po. So yun po mga protective gear na yan ay ano po talaga 100% talagang ano,
effective po talaga kapag nagsusuot tayo, kapag nagtitrail. At huwag niyo pong gagayahin yung mga professional po na mga professional na mga mountain bikers na nagda-downhill, kasi para sa kanila laro lang po sa kanila, pero sa atin hindi po yan laro, hindi po yan laro, delikado po yan na game, at saka kailangan mo talagang ma-perfect at ma-masterize sa pagiging professional mountain biker, lalo-lalo po sa mga downhill na mga mountain biker. So ano, gagawa ko po yan ng vlog, okay? Okay, may hint na po na gagawa ko yan ng vlog. So, okay, so next time ano, ay itong chain lock. So meron din pala ako isa itong chain lock, yung malaki, mataas po. Ito po siya yung mataas. At saka ano, free po itong bili, free po ito chain lock sa pagbili ko ng aking bagong mountain bike. So free po siya. So hindi ko alam na free pala. So akala ko ano to na inilagay sa bike. Chain lock pala kasi may susi. So maganda siya, maganda, meron siyang extra po. So dalawa chain lock. So chain lock sa katawan at saka chain lock din sa inilagay sa gulong. So dapat tatlo to. So galangan ko pa bumili pa ng isa pa para sa right, sa front wheel at saka sa back wheel po, para sure na sure at ito sa katawan, para hindi manakaw yung bike. Okay. So ito po siya. So lastly po, but not the least, but the very least of the last. Okay, so ito yung tools ko. So ito yung mga tools ko na dala-dala. So ano to, meron akong fiber cloth. So meron, gumawa na ako ng mga vlogs nito sa nakaraang taon, last year. At saka ano, may mga ano na rin, parang sa tools to. Okay, ito fiber cloth na ito, napaka-green. So ini-advise na ako ng kaibigan kung dapat hindi mga colored fiber cloth ang gagamitin, yung black cloth talaga, kasi kapag yung mga colored po na mga fiber cloth na pampunas ay madali talaga makita yung mga ano. So ito din siya. So ano, advice ko rin sa inyong mga kasiklista, nagdala kayo ng mga pampunas, so huwag niyo po yung mga light, yung mga light na mga fiber cloth. So ito, may extra ko nitong dala. So open wrench ito. Open wrench po ito. So ang measurement niya ay 10 by 11 po na open wrench, kasi yung bike ko hindi po siya quick release. Yung quick release lang po niya ay yung seat post niya. At saka yung open and close din na 9mm. Ito po siya. At saka meron akong extra dito na Allen tool. At saka yung Allen multi-tool ko, nandito siya. Kasama siya. So may brand siya na Rock Bros. Ito po siya. Maganda. At saka yung panghuli. So meron pa pala. Akala ko last but not the least. Okay. So, ano, balik ko muna ito dito. So, ang last but not the least, ito talaga, pinaka last na last na but not the least. Okay, so ito yung helmet ko. Ito, sali ko na ito sa itong helmet na ito. So, maganda siya at saka, ano, so, suot ko to para makita nyo rin kung ano. So, nakalimutan ko yung size niya. Meron itong size eh. Okay. May nakalagay talaga ito. This helmet is not for motor vehicles use. So, do not wear a helmet that has been involved in an accident. So, huwag kang magsuot ng helmet, bike helmet, kapag nagamit na ito sa accident. So, bawal pala talaga. So, kailangan gumamit ka ng bagong helmet na hindi mo pa ginagamit. So, kung meron kang extra na helmet, yun ang gagamitin mo. So, meron na po tayong hint sa mga vlogs natin sa susunod na mga weeks. Okay? So, ito din pala. So, maganda ito kasi kasi matatanggal po ito padding dito sa loob. At saka washable din po ito na sa loob nito. Ito po, washable po ito. At saka meron din itong helmet taillight. Ito po siya. Ila po siya. At saka ito, may blinking din. So maganda. So hindi ko alam kung matatanggal to. Parang meron siyang
Yung very chargeable kasi ito eh. So hindi ko alam kung paano tatanggalin to, so hahanap ako na para matanggal to kasi parang USB rechargeable to eh. So susuotin ko to kung ano, okay ba sa atin, akin. Hindi ko pa to nasuot eh, kasi hindi pa ako nakapag-bike ulit. So po siya. Wow, ganda. Kasyang-kasya sa akin. Ayun, okay ah. Maganda siya, tsaka ano, kailangan na lang konting higpit para hindi siya lumuwag, kasi parang minsan nagana siya. So maganda siya sa likod, maganda sa likod, di ba? Maganda sa likod, maganda siya. Okay, so yun po muna mga kasiklista, yun po yung aking bagong bike vlog sa ngayon. Sana po magustuhan niyo po yung bagong mga bike vlogs ko, at tsaka Iba't iba pong mga bike vlogs ang makikita nyo dito sa akin channel, kasi karamihan po ng mga vlogs ko is all about bike tech accessories and gadgets, bike apparels po, at saka ano, mga bike accessories, at saka mga bike related, mga techs and gadgets na bike related po, mga bike pack, mga gamit sa pang bike packing, bike touring, at saka iba pa sa, at syempre yung mga vlogging set po na pang bike. Okay, thank you so much for watching mga kasiklista, sana po nagustuhan nyo po yung vlog ko ngayon, at saka please keep on subscribing because I will keep on vlogging para po ma-entertain po kayo dito sa akin channel, The Tech Cyclist. Ako nga pala si Randolph, at ako po ang The Tech Cyclist. Kita-kita po tayo sa susunod na video. Thank you so much for watching. And also, don't forget to subscribe, like, comment, at iba pa. Thank you once again. One love and...